ating mga viewers, guys. Keep sharing. Guys, welcome to Pinoyflix online channel, the Bagman Live Selling Show with Madam Quindy, guys. This is your host, Nova Bodisciolo. Okay, guys. Kaya ano pang iniintay ninyo? I-share nyo na yan, guys. Ayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga viewers, guys. Samahan nyo ako ngayon. Dahil napaka very surprising sa amin ang guest natin. Kaya ay pati ako excited eh, no? Okay, ipinakikilala ko siyempre aking kasama, the Bagman, Poppo Lontoc. Hello! Yes, Madam Quindy, magandang happy to be here. Pageant! Yes, okay naman kami dito. Guys, ang bisita natin ngayon, isang sikat na vlogger, influencer, negosyante, at very sikat na talaga siya. Walang iba kung hindi Miss Gina Roses, mga kachichi! Madam, partner! Yes! Kamusta ka naman dyan? Parang napakalayo mo sa ang bansa kami. Ka pa ngayon. Ito, nandito kami sa parlor niya. At okay. Kami nagpapabeauty muna. So, alam natin na talagang napaka-busy ng ating guest na si Miss Gina Roses. No? Talagang inagaw lang natin ang oras niya para for yes. This interview. And we know talagang very successful ang ating kaibigan na si Miss Gina. Kaya naman siya ngayon ay haharap sa maraming katanungan ngayong hapon. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, handa na ba kayo? Handang-handa na po kami. Ayan. Okay. Guys, okay. Ayan, keep sharing lang po para sa ating mga viewers, ano? Ayan, para sa lahat ng mga nanonood natin. And syempre, bago ang lahat, medyo bibitinin ko muna kayo. Babatiin ko muna syempre ang ating mga viewers. Ayan, i-shoutout muna natin ang mga nanonood natin. Bukod sa ating mga suki, guys. And of course, Mapulantok ang inyong mga suki. Ayan, mga nanonood sa atin ngayong hapon. Okay, dahil very special ang ating guest ngayon na si Miss Gina Roses, no? Siya ay nakaharap ngayon sa maraming katanungan. Hey, yung yes. Ating mga viewers, guys, kung meron kayong nais sa mga katanungan, ayan, medyo i-ready nyo na para ay pwede rin natin, malay nyo, di ba? Maraming marites ngayong hapon, my God! Yes, ano ba, Poppo? Siyempre, isa na ako doon. Pwede. Ano na pa akong gusto magtanong eh. Oo, excited ka na ba? O baka gusto mo umpisahan na natin? Ayan, okay, guys, this show is via Zoom because of Miss Gina is very talagang busy ngayong hapon, no? Talagang ay itong oras na to ay talagang pinakausap natin dahil talagang ay marami siyang appointment actually. Kaya nagawa niyang, sige, sabi niya gano'n. Nakabot pa ako hanggang north. Oo nga. Okay. Anyway. Pupunta ba siya ng North daw? Kaya nga, grabe. No, iba talaga pag famous. My God. Anyway, guys. Nagarista lang. Okay, let's start for Pracha. Okay. The Bagman. Okay, kung meron kang nais na mga katanungan kay Miss Gina Roses, tag mo na yan. Okay.
Okay, we know that talagang you're very successful. Aside from your influencer, blogger, guys, no? Alam nyo naman, Miss China Roses yan. But this time, talagang ay isa ka na rin negosyante. At isa dito yung iyong negosyong Janelle Hair Extension and Spa by China Roses. Ano ba yes. Ito mo naman sa amin yan? Magpa-extend. Bukod doon sa color and pigment. Saan naman mako-contact? I'm sorry. Saan naman mako-contact ang Janelle Hair Extension and Spa? Anyway, kunyari, no? Siyempre sa mga viewers natin, sa mga nanonood natin. And we know na talagang karamihan ngayon, tamad na ang lumabas ng bahay. And siyempre gusto nila home service na lang, no? Meron bang any contact number na pwede kayo ibigay para sa ating mga, lalo na sa mga fans mo, talagang maraming masugid talagang lalo na ngayon ay kilalang kilala ka at gusto nila ay magpa-extend din ang kanilang mga hair lulus. Meron ba kayong any contact number para naman sa ating mga nanonood? Guys, punta na kayo dito, ha? Oo. So, baka ako din sa maging suka. God is love! No? Okay, kaya sa ating mga nanonood, sa ating mga viewers and followers, ayan. So, pwedeng-pwede kayong magpa-home service. Contactin niyo. Yes! Diba? Ayan. And any question, brother? Okay. China, napaka-busy ng schedule mo ngayon. Paano mo napagsasabay-sabay ang mga project mo, negosyo, at pag-aalaga ng iyong guwapong-guwapong cute-ta-cute-ta baby. Paano ka na pag? Ano siya, sabay-sabay? Sabay-sabay, ano? Time management. Kailangan ko din i-schedule yung sarili ko. Sa oras na to, mamaya, and pag-uwi ng bahay, syempre, kailangan pa rin mag-spend ng time. And of course,
pagka busy ako sa work, lagi ako nasa labas, ang ginagawa ko, meron ako mga times na yung collaboration kasi work din yan eh. Mm-hmm. Staycation or out of town, matik yun kasama ang pamilya ko para kahit ako nasa trabaho ako, kasama ko, may bonding ako, kasama ko yung mga anak, yung si Timothy. Yung baby. Oh, Madam Pigby! Okay, so, Miss Gina, we know that napaka-daming blessing sa'yo. Who inspired you? Aside from this, siyempre, meron kang anak. Pero, ayan, ano yung inspirasyon mo sa buhay? Sa dami ng blessing na dumadating sa'yo ngayon. Ang inspirasyon ko sa buhay talaga, yung anak ko talaga eh. Kasi sabi ko sa sarili ko, yung mga dating pangarap ko lang, gusto ko mag-provide ko sa kanila ngayon. Okay. And kamusta naman ang iyong love life, siyempre? Ano ba mas dawa kayo? Love life daw. So far, so wala. guys, single. Kailangan ang unahin yung sarili ko, tingin ko talaga. Oh, hindi naman. Pero ano, thank you so much sa mga sumusuporta sa akin. Lalo na si Dr. Leilani Morato ng Morato Medical Group. Isa sa dahilan kung bakit ako mag-back into shape and balik alin do program. Ayan. Yeah. Hindi natin alam, ano? Pero alam mo, hindi naman lahat ng tao kailangan laging merong love life, no? Sa akin nga, pwede na yung okay lang maging sexy at maganda. Darating din yan siguro. Time will come. Kung saan darating pala, hindi hinahanap. Ah, tama. Oh. Tama. Ah. No, kaya, yung mga nanonood natin, viewers, mga kababaihan, dadating ng husa yan. No? Minsan, pag inaantay mo, ang tagal. No? Pero, dadating yung time na talagang para sa'yo, para sa'yo. Huwag lang magpadali. Ayan. Ayun, meron pala akong, ano, Madam Quinby, meron pala akong follow-up question kay Madam China. Kasi ano diyan eh, marami diyan nagiging single mother. Oo. Tapos parang feeling nila parang hopeless na sila. Oo. Ngayon ano ang magiging payo mo kasi ikaw naging successful ka pa, di ba? Ano ang mapapayo mo sa mga single mother diyan na talaga parang wala na silang ano? Actually, nung una, ganun din yung tingin ko sa sarili ko, na hanggang dun ka na lang talaga. Pero, ngayon kasi, ako isa ako sa mga representative ng ano yun, ng VAOC, Woman Empowerment, ang ginagawa ko. So, ako yung mismo nagre-represent sa mga single mother na katulad ko, hindi dapat nawawala ng pag-asa. Dapat, unahin natin yung sarili natin para ma-provide din natin yung love from ourselves sa ibang bagay, sa ibang tao, sa pamilya natin. Tama. Hindi naman pala importante talaga yung may relasyon ka o wala. Ang importante dyan, paano mo nai-empower yung sarili mo para sa ibang bagay, sa ibang tao. So yun yung magre-reflect sa akin. Kung gano'ng kamahal yung sarili ko ngayon, kasi yan ang una-una natin gawin. Kung minahalagi sarili natin, kaya natin magpaganda. Diba? Kung ano yung ginagawa natin sa sarili natin, yun din yung mga na-attract natin eh. Kung nagpapaganda tayo, it makes us feel beautiful, confident tayo. Yung mga na-attract din natin, yung mga magagandang bagay. Wow. So, first, love yourself sa mga single. Ayan, kaya sa mga kababayan natin, no? Ayan, napakaganda. Talagang maraming bagay na ituon natin ang ating sarili. Hindi lang lagi sa... Ganon. Sabi nga, di ba, darating yan. Okay, so maiba tayo. Ayan, very honest yung tanong ko. Naging maingay din sa social media ang istorya nyo ng ex mo. At umabot pa ito, di ba, sa isang mataas na ano na kinauukulan. Ano ang nangyari ngayon sa naging issue sa inyo ng ex mo? Actually, ano, yung dati kasi na case na yon, yung sa hatian ng income doon sa social media, hindi ko na nakakuha yun eh, kasi sinolo niya na lahat eh, so kanya na yon.
bahala sa lamunin ng pera niya. Ngayon naman, ang pinaglalaban ko lang naman sa case namin ngayon is yung Bausi, Violence Against Women and Children, as a physical abuse. Oh. Nanakit siya ng babae. So, ongoing pa rin yung case namin and yung lawyer ko still, Attorney Gary Tungol pa rin. Child support, hindi ko pa nga pinapasok yun eh. Papaghandaan na lang din niya sarili niya, paano niya gagawin lahat. Hindi pa. Ito pa lang pinaglalaban namin, physical abuse. Physical abuse pa lang siya. No, siyempre, no? My God. Laban po yung pera? Hindi, no. At nakikita mo yung anak mo na napaka-pogi. Alam mo, ayan, ako ay fan mo rin. Isa akong kachichi, Miss Gina. Siyempre, nanonood din ako ng mga iyong vlog. Nanonood din ako ng iyong mga live sa social media. Napaka-cute ng iyong anak. Grabe. Talagang... Anyway, worth it naman. No? Talaga, anak talaga, makita diba? Ang anak mong napaka-pogi. Siguro sa ngayon ang panahon mo napaka-pogi. Ganun ako magmahal. Lumalaki lahat. Grabe, no? Talaga, I hope makita kita dahil ako ay isang fan mo rin. Isa nga akong kachichi. Pero talagang hindi tayo pinagtatadhan ng magkita. Ay, mag-iita na rin tayo soon kasi babalik ako sa pagbebenta ng luxury bags. Okay, ayan. Talagang ano, so, talagang... So, pinaplansya ko lang yung mga ibang papasok ko na. May dalawa pa kasi ako na spa. Spa and isang milk tea shop. Mm-hmm. Ngayon, at least yun, may mga kanya-kanya kasi namang team. At least sa luxury bags, papag-focus ako. Eh, kasi yun ang forte ko talaga. Oo. So ngayon, kasi siyempre, no, talagang aside from this mga nakaraan mo, nakilala ka as a vlogger. Pero ngayon, nakikita ng mga tao ay sa social media, isa ka talagang medyo napopokus ka sa pag-online selling. Ano ang mas masarap sa'yo? Ang online selling or ang pag-vlog? Actually, sa totoo lang, ako lang nakakagawa na kayong gawin yung dalawa. Tama. So, di ba, parang, actually, hindi lang dalawa eh, tatlo pa. Kasi, pati kaso sa bahay. At, nanay pa. Ito, kaya kailangan ko talaga magkaroon ng energy and power for myself. Ngayon. Kasi, na-experience ko nitong last time, pagka in a relationship ka, kinatak nila yung power mo, yung energy mo eh. Eh ngayon, at least kahit pa paano, full charge ako sa sarili ko. So, nagagawa ko siya. Time management lang talaga. Sa kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, actually, hindi mo naman nabibilang na ikaw pala so, yung tatrabaho. So, yung ko, ginagawa ko siya, ini-enjoy ko lang siya. Yes. Yung pag negosyo ko, pag bibenta ko ng bags, ini-enjoy ko. So, dapat, kailangan, pag ginagawa mo yung mga ganung bagay, both ka nag-enjoy. Wow. So, nagagawa mo lang, nangyayari na lang, is parang, hindi siya worth. Parang pleasure na rin siya para sa sarili mo. Oh, nag-enjoy ka na rin kasi, di ba? Eh, ano yes. Naman ang pwede mong... Sabi ko, iba ko nag-enjoy. Okay, ano naman ang pwede mong maipayo? Siyempre, sabi mo nga, ikaw ay member ng isang ano, no? Sa mga katulad mong single parent, no? Yes. Ay, sa ngayon, siyempre, maraming... ngayon pa lang tayo halos nagbabalik dahil sa ating pandemya, no? Lahat halos ng magulang, lahat ng kababaihan, no? Kahit man tatay siguro, no? Halos nasa bahay lang. As a single parent, ano ang pwede mong maipayo katulad mo na ngayon talagang ay ikaw lang ang nagpapalaki sa iyong anak? Ang mapapayo ko as a single parent, kailangan talaga ng tibay ng loob at sa palakas talaga ng loob. Kasi as ako, mag-isa lang ako eh. Kung totoo si nakakabaliw lahat, ultimo bills, di ba? Yes. So, kailangan mo laging lakas ng loob, prayer, samahan mo ng prayers na i-guide ka ni Lord kung saan ka man niya dapat dalhin. Kasi, parang siya na lang yung tinitingnan ko na partner in life ko, si God. Di ba yun? Siya yung nagpapalakas ang loob ko. So, naniniwala ako sa sarili ko na kaya kong gawin ito lahat. Bilang single parent, without any support or kahit sa finances, wala sa sarili ko lang. Sariling sikap. Tiwala sa sarili, lakas ng loob. Yan ang mapapayo ko. And syempre, of course, huwag mawawala si Lord sa center ng buhay natin. Kasi naniniwala ko sa lahat ng mga blessing na natatanggap ko. It's because of Him talaga. Parang, alam mo yung
hindi mo hinihingi pero nakikita niya kasi eh. So yun ang pinaprovide niya sa'yo. Always pray for guidance. Kung saan ka niya ilalagay. So Gina, ano naman ang mga lesson sa'yo after ng mga nangyari sa buhay mo? Lesson? Actually, hindi pa rin ako nadadala sa mga ano eh. Pero alam mo, nakakatuwa. Sabi, may nagsabi nga sa akin isang ex ko eh. May girlfriend siya. Nag-meet kami one time nitong last few months kasama girlfriend niya. Ang sabi niya sa girlfriend niya, ayan si China, gayahin mo yan. Dapten niyang pa. Si China, hindi yan tumataka sa problema. Sinasalubong niya yung problema. So ngayon, nung sinalubong ko yung mga problema na yan, nalagpasan ko yung mga challenges. Yun ang nakapag-strong sa akin ngayon. So ngayon na lang nangyayari, hinahayaan ko ng problema ang mag-problema sa akin. So ganun talaga, no? Kaya ang problema dapat ay hindi laging ay dinadala yan. Kasi sabi ko nga, di ba, yung problema, kakambal natin yan. Hindi ba kayo nasanay? Ano yan eh? No? Talagang, alam mo, walang taong walang problema dahil ay kakambal na natin yan. But anyway, no? At ngayon, kitang-kita natin, Miss Gina, na bukod sa, after sa mga nangyari sa'yo, no? Ngayon nakikita ng mga fans mo, ng mga kachichi, na ikaw ay sumesek talaga. Kaya ako hindi naniniwalang wala kang love life. Kasi ngayon ay talagang ang laki ng improvement. Ang sexy-sexy mo. Ano bang sikreto yan? Actually, ano, wala talaga ako ngayon. Kasi nga, iniisip ko, paano ko mag-multitask kung asipasin ko ng love life ko? Samantalain ko yung pagkakataon na single ako ngayon. At magpa-sexy na lang. And magpa-sexy kasi may mga upcoming movie ako. Ayan nga, kasama ko nga si Rob Pinto from Viva din yan. Hi, so mamaya may collaboration kami, magpapaturo ako paano yung sa mga sexy film. Kasi sa Viva kasi ngayon yun ang uso. Although, meron ako mga movie na mother figure. And comedy. Heavy drama, comedy, yan. Papasukin natin yan sa Viva. Hindi pa ako nasisimula kasi nga, inuna ko muna yung magpa-live para pagdating ko doon, opa, salang na lang, di ba? With confidence. Hindi corrected yung, by. Yes. So, yun. So, mamaya may pag kami ni Hero. Ang career mo ay more focus ka sa iyong mga movies, ano? Dahil ay parang ako, no, mas nasanay ako na papanood ka through sa pagbablog mo. And ngayon, yeah, ito yung pangalawang ano na hamon sa iyo, talagang isa ka nang artista. At yes, talagang ito yung masasabi mong totoong pelikula na, no? Ano ang exciting ka ba sa mga parating mong movie na ilalabas? Actually, I have 10 guaranteed movies sa Viva eh. Kaya kailangan ko pa rin siyang gawin kasi malulugi sila sa akin, babayaran lang nila ako. Siguro na so, mahal na ano, niya. My God. Kaya ginagawa ko ngayon, sinasalang ko na yung mga dapat kong isalang like itong pagbablog, content creation, collaboration, and pag-open ng business para pag nag-start na ako mag-movie shooting sa Viva, kahit 15 days locked in pa ako dyan, at least nakasalang na lahat, operating na lang, di ba? And then yung mga vlog ko, i-upload na lang. Yun naman yung kagandahan dun sa ginagawa ko, kaya nakakapag-multi na sa mga ngayon. Ginagawa ko siya ngayon, dino-double time ko. Nag-hustle ako ngayon para pagka mag-movie na, like si, eto si Rob Into nga, ilan ang movie na nagawa mo? 5 movies na siya. So ako, kaya kong gawin yung sunod-sunod rin. Pag natapos ko na, nasalang ko na lahat. Yan lang. Okay. Kasi mapapalayo ko sa family ko eh. Kaya pagka ngayon talaga napakahirap mong gilapin kahit kami. Tingnan mo naman. Nandito tayo by via Zoom. Talagang kitang-kita ng ating mga viewers na ganun kakahektik ang iyong schedule. Kaya pati si Poppo ay talagang inaanting ko talaga yan. Inaanting ka pa. Dahil mapapahiya daw ang show ng The Bagman Live Selling Show kung hindi ka daw niyang makikita. Kaya kahit nasan sulo ka ng Pilipinas, ay pinuntahan ka ng ating kapatid na si Poppo Lontoc.
Anyway, ayan, sa ating mga viewers, ayan, bago ang lahat, Miss Tina, pwede mong batiin ang iyong mga viewers, ang iyong mga followers. Ayan, you can say something to everyone. Hello sa mga kachichi ko dyan na nanonood ngayon. Please share this live at i-recall nyo na lang din yung mga interview at marami kayo matututunan from my sarili kong experience. Yun. Bukod sa mga meron kasi ako mga barabaranggay na sa Las Piñas Bausi, nagtotok ako sa mga barangay kung paano magkaroon ng lakas ng loob yung mga kababaihan. And of course, please i-follow nyo lang ang aking page. Huwag kayo mawawala. Supportahan nyo lahat ng mga nakaka-collab ko din. Supportahan natin lahat. Kasi wala naman tayong magagawa ngayon kundi magtulungan lalo na ngayong pandemic. And samantalahin natin ngayong pagkakataon na meron na ulit, open na ulit. Kasi hindi natin masasabi darating yung time. Baka mamaya mag-lockdown na naman. So sa mga kachichi ko dyan, magtapos sa eleksyon, hindi mo masasabi. So mamaya lockdown, pagkatapos sa eleksyon. So, ang gawin nyo mga kachichi, simulan nyo na ngayon. Diskarte maraming paraan, pag gusto maraming paraan. And yun lang, please follow my page and YouTube channel. Marami kayong matututunan na experience. And of course, sa mga may asawa dyan, mahalin nyo lang yung asawa nyo, lalong-lalong sa mga kalalakihan, manood kayo ng vlog ko din, di ba? Kasi parang nyo ma-realize kung paano nyo dapat mahalin yung mga babae. Kasi ang mga babae ay kaya ang gawin lahat. Ang babae din naman. Okay. Yes. Ayun. Ayun. Tanong. Oh, alam mo, very exciting kasi ako layo tayo po sa inyo. Miss Gina, siyempre ako ay I'm selling honey products, no? And ikaw ba ay honey lovers? Yes, honey, thank you so much sa inyong honey. Itatry natin to. Sonia's Honey Bee. And thank you din sa matte lipstick ng Superstay. Wow, salamat. Miss Gina, ayan, napakaganda at sana ay matry mo din. And ayun na talagang gumagamit ka ng honey for matagal. Yes. Na. Yun ang ginagawa ko sugar ngayon. Yes. At talagang magiging sexy ka dyan. Okay, can kailangan you say something I love natin. Sonia's Honey Bee? Yes, thank you so much sa Sonia's Honey Bee. Okay, how about you, my brother Poppo? Baka meron kang gusto i-shout out para sa ating mga viewers. Yun, magkakaroon kami ng collab ni Madam Gina Roses. Abangan niya yan. Yes, sa pagbibenta ng bag. Yes. Okay, sana naman tayo din makapag-collab. Sige po, sure. No? And tapos ako natin kung gano'n ano. Ang iyong poging anak. No, tis ko naman, ang lusong-lusong ng iyong anak. Grabe. Gusto ko siyang ma-meet. Kasi, you know, ako ay may anak din. Pero siya ay 2 years old pa lang. Kaya pag nakikita ko yung anak mo, ay talagang na-feel ko yung kahit ikaw ay pagod, kahit ikaw ay busy, pero nandun pa rin yung time mo sa anak mo talaga. Minsan ganun eh, no? Kahit anong pagod mo, pero pag nakita mo yung anak mo, talagang may time ka na para laruin siya. Siguro ay marami nakaka-relate sa iyo dyan, sa mga magulang na katulad mo nga, single parent. Kasi ako ay, hindi naman ako single parent, but you know, kahit ako'y busy na nanay din, sa aming anak, talagang kahit pagod, walang pagod. Yes. Okay. Ayun, injective. Meron ako babatiin, guys, and shout out sa lahat ng ating mga viewers, and of course, sa Sonia's Honey Bee Lovers, ayan, meron akong Miss Gina, wait lang ha, ano ko lang to. Yung aking mga bagong reseller, hello to a new reseller from Mandaue, Cebu, kay Madam Astrid Padilla, and to all my suki, ayan, kay Ma'am Lali Rubiales, Ma'am Melrose, ayan, hi po sa inyong lahat. And say something, pwede kayong mag-greet dyan para po i-shout out natin ang ating mga viewers. And of course, Sonia's Honey Bee, we're selling pure 100%. That's raw honey, that's unprocessed and fertilized honey, guys. Because Sonia's Honey Bee has no additives, preservatives, or any artificial substance, guys. That's only one ingredient, that's only honey, guys. And syempre, sa mga naghahanap naman ng pwedeng pagkakitaan ng Sonia's Honey Bee, we're looking for reseller, guys, no?
Yan po ay ngayon ay Luzon, Visayas, guys. At ito po ang Sonia's Honey Bean Now ay kinikilalang for being best authentic raw honey dito sa Pilipinas. Ayan. And about you, Popo, baka meron ka mga gustong batiin sa ating mga nanonood. Yes, Madam Queen Bee, bali ngayon wala na akong bag sa ano kasi po na-sold ko na. So, nag-a-accept po ako ng consignment po. Ayan. Kaya please, paki-message po ako sa The Bagman. Okay. Ayan. Isa na lang, may mga katanungan ako. Alam mo po, yung aking mga, yung mga katabi na yan, ito ha, Miss Gina Roses, as of now, sino ba ang iyong manager? Ay, yung manager ko si Tito Lito de Guzman. Same kami ng manager. Yes, so, oo. Ayan. At saka ako ay magkukwento sa inyo dahil napakadami nating oras. Sikat noon, sikat ngayon. Panoorin niyo din. Yes, oo. Siyempre naman. Ayan. Ang ating manager. Guys, kung hindi nyo alam na yan, kami ang kauna-unahan. Kaya tayo ay magkakapatid din talaga sa ating nanay na si Lito de Guzman. Way back, way back. Ay, ako ay talent din niya Lito de Guzman. Kaya ako talagang siya ay very ano sa aking puso. Kaya tayo ay siguro, even Popo also is anak din niya ng ating manager na si Lito de Guzman. And hi to our manager, oh Lito de Guzman. Actually, nasa kabilang building siya. Very busy, ano? No? So, even ano pangalan nito? Si, yung katabi natin. Si Popo. No, si Popo. Si Rob. And no, the other girl, si Quintos. Si Rob. No, si Rob ay kapatiran din natin siya. Ayan. Kaya para tayo isang-isalang pala talaga tayo. Powerful manager. Hi, yes. Ma, congratulations. And syempre meron din siyang show. Okay. Yes, sikat na on, sikat kayo sa Euro TV at minsan ay nag-guest pa rin kami doon sa aming show na yan. Syempre naging part na rin ako ng Euro TV isang taon at nakakapuan kami sa show na yan. Wow, congrats. Yes. Eh, supportahan pa rin natin tuloy-tuloy lang kasi nag-i-interview pa rin sila ng mga pa-influencer at mga sikat noon, sikat ngayon na mga tao at marami kayong matututunan doon. Okay, maraming salamat guys. Kaya guys, habang kami ay magbe-break muna, maraming salamat Miss Tina Roses and Miss Thank you so much! Kami ay magbe-break muna kami at thank you, para naman sa ating commercial. Leadership. Ito ang Leadership. Ito ang panghahawakan ninyong lahat. Sa isa't isa sa inyo, nakasalalay ang inyong mga buhay. Walang iwanan, walang bibitaw, laban kung laban. Show them what we are made of. Hi everyone, this is Angelica Kang at inaanyayahan ko po kayo na manood ng Pinoyflix channel sa YouTube. Marami kayong mapapanood doon, maraming mga pasabog na mga talagang may entertained kayo. Kaya guys, please hit like and subscribe para sa mga next na mga videos. Hi, mga katropa! This is Atty. Larry Gaton.
Huwag niyong kakalimutan na manood palagi ng Pinoyflix channel. No? At dahil na napakaganda ng kanilang mga content, talagang naman mga ano, very informative at saka may papaliwanag ng mga issues natin upang tayo ay hindi maging bobo! This is Angelica Kang at inaanyayahan ko po kayo na manood ng Pinoyflix channel sa YouTube. Marami kayong mapapanood doon, maraming mga pasabog na mga talagang ma-entertained kayo. Kaya guys, please hit like and subscribe para sa mga next na mga videos. Balik ng Pinoyflix online channel, The Bagman and Madam Quimby. Okay, guys, dahil ay medyo mahaba-haba ang ating kwentuhan at chismisan, kasama ang ating guest ngayon na si Miss Tina Roses at may partner, The Bagman. Yes, ito nga, no? Yan. Magandang gabi po dito sa lahat. Ayan, sa pagbabalik. Ayan. Balik. Ayan po. So, ngayon, yes, kasama ay, din natin dito kasama si mo si China diyan. Ayan, yes, kamusta naman? Rome. Kamusta naman? At alam mo ay napaka-hectic ng ating kaibigan, ang ating kapatid si Miss China. Oh, dahil ay ikaw ba kumain na? Hindi pa nga eh. Ay, ganun. Hindi ba ako kumakain? So, talagang nagda-diet ka rin kasi may collab daw kayo ni ano, ni Miss China. Mamaya tayo ay kumain. So, kailangan din mag-diet-diet, no, ano, brother. Oo. And ano, Madam Queen B? Yes. Ayan, nandito pala si ano, si Rob. Nandito pa lang. And meron din siyang ano, ginagawang mga movies. Ano yung mga movies na yun? Meron kay Rob. Ayan, dahil ayan. Hi, Miss Rob. Ang ganda-ganda mo. Nakakispark at nandiyan ka. Alam mo, kasi baka tinatitigan eh. But soon ay magkita sana tayo. Oo naman, Ma. I miss you na. Miss you too. Anyway, ayan, you can say something. Ayan, baka pwedeng imbitahan mo ang iyong mga viewers, ang iyong mga manonood sa iyong pelikula. Ngayon ay talagang, wow, congratulations. Ikaw ay isang artista na ngayon. Thank you po. Ayan, hi everyone. Imbitahan ko po kayo manood ng siklo ng Boy Bastos, Adorna Gang, and syempre ng XDL2 number ano pa rin po tayo, nandun pa rin po tayo sa top 10, kaya panoorin po natin ang XDL2 sa Viva Max lang po yan. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa Viva Max, mag-download na po kayo ng Viva Max. 149 pesos lang yan, kaya mag-subscribe na kayo at huwag kayong mamirata. Naman, Diyos ko, magkano na lang, no? Talaga naman sana tangkilikin, no, ng mga kapwa nating Pilipino. Huwag na tayo mag-pirate pa, Diyos ko. And anyway, balik tayo kay Miss Tina. Miss Tina, ayan, pwede mong imbitahan ng iyong mga followers sa mga upcoming events mo. Ayun, sa mga upcoming events ko, meron akong April 30 sa V4, dito sa may BF Homes yan. Merong event ang Spade Date. And of course, marami pang iba, ipapost ko na lang sa mga ano natin. Kasi hindi ko masyadong ano yung mga event ngayon dahil nga, diba, pandemic pa. And mga more on collaboration ako ngayon eh. So abangan niyo yung mga upcoming event ko na ipapost ko yan sa social media ko. So follow niyo yung China Roses na page and YouTube channel ko. And yung personal account ko na China Roses. So, nandun doon lahat kung gusto niyo ng update. And of course, yung Instagram, at your baby China. Para sa lahat ng mga update. Makikita niyo lang ako kung saan-saan. May mga kasamang influencer. Like tonight, pupunta si Madam Kila yung sa ABC Hotel. So, bukas ay may collaboration ko doon. So, sa mga gustong pumasyal sa ABC Hotel, pwede kayong bumimit tonight.
And tomorrow naman, makakasama ko si Madam Kilay. So, pwede rin kayo pumasyal doon. Hindi dapat pala kami ni Popo ay pumasyal. Doon, ang party-party. Party-party. Yes. At bukas na sa Metro 10 Passing. Ayun. Metro 10, kasi meron sila ang vape con. Talaga naman, ang aking mga kapatid ay mga busy-busy sa kanila kanyang mga career. But you know, talagang it's a blessing, no? Talagang pinagpapala pa rin, no? Kaya naman ay... And also, regards to our Lito ni Guzman. Anyway, ayan, sa aking mga kapatid, Miss Tina, Rob, and Popo, ayan. Si Popo, you know, ay... dapat ilagay natin to sa hot seat, eh. Next week, ilalagay din sa hot seat si Popo. Since ay tapos next na tayo kay Miss Tina. Ayan, alam mo, ang dami kong tanong eh. Kaya lang, baka mabash ako. Alam mo naman, Miss Tina. Kaya medyo inaawat ko pa ang mga lahat ng katanungan ko. Ang dami kong gustong itanong sa'yo. Siguro pag nagkita na lang tayo. Kasi baka ako'y awayin ng iyong mga fans. And baka ako'y mabash. Kaya ay medyo, kahit napakadami ko pang listahan, ay hindi ko alam kung kaya kong itanong sa'yo ito. Kaya siguro ay medyo, ay... magtitimpi muna ako sa maraming katanungan sa'yo. Yes, for my next round. Oo, meron pa tayong next round nito, ha? I think siguro ay magkaroon tayo ng isang reunion with our manager Lito de Guzman. Yes, sama si Tito Lito next time. Yeah. Siguro magandang ano natin yan, ha? Okay, guys, sa mga nanonood natin, sa mga viewers natin, maraming salamat sa pag-stay nyo dyan. Kaya, please, you can give us also a support by sending stars, guys. And please, don't forget to subscribe our YouTube channel, Pinoyflix online channel, guys, yan, ha? And also, of course, my business, Sonia's Honeybee Main, ayan, sa mga naghanap ng totoong honey, guys. Ayan, dito lang yan sa Sonia's Honeybee products. And how about you, my brother Popo? Si Popo na nakagwapo. Yes, salamat. Yes, sister, hello. Yeah, sige lang, say something para sa iyong ano, sa iyong mga suki na nag-aabang sa iyo. Siguro ay dahil ay wala tayong live selling dahil ikaw ay malayo diyan. Ay wala tayong magaganap na live selling, but now we have time for introduce our product siguro. But anyway, yes, bago ang lahat, pa-closing ko na muna sa ating kapatid ni sa Miss Kina Roses. Okay, Miss Kina, last na tanong. You can say something about your mga viewers mo, sa mga nagmamahal sa iyong mga viewers mula noon hanggang ngayon ay talaga sinusuportahan ka sa lahat ng mga vlog mo. Sa lahat ng mga racket mo ay lahat sila ay nakaantabay sa iyo. Ayan, baka pwede mo silang ay pasalamatan. Okay po. Thank you so much po sa lahat ng mga kachichi na patuloy na sumusuporta mula noon hanggang ngayon na nandiyan pa rin nakasubaybay sa aking mga vlog. Na kahit minsan na hindi na rin ako nakapag-vlog. Pero thank you so much, lalo-lalo na sa mga updated dyan. Sa stories ko pala, magiging updated na kayo. Parang na rin kayo nanonood ng vlog. So, napapasalamat ako at babawi po ako sa inyong lahat. Meron po tayong mga group dyan, Chinatics group. Marami tayong group eh, na may mga admins at saka founder po sila. Mag-member lang po kayo doon at marami pong binibigay na tulong ang ating mga admins. At isa na rin po ako dun sa mga pag may mga nag-PM, nagpapag-Gcash din po tayo para sa mga gusto mong hingi ng panggatas ng kanilang mga anak. So, sa mga group na yan, Team Palaban, Chino Roses, Fanatics, and Chinatics, may Team Palaban din po tayo. Meron ding Timochi, Chino Roses, and Timothy Sawyer na group. Yan yung malalaki nating group. Basta i-follow nyo lang at magpa-member kayo dun, join kayo. Para sa mga gusto pala, lalo maging updated. At syempre, bumabawi tayo sa mga followers and supporters natin. Yan, nang bibigay rin tayo ng mga tulong. Wow, kahit hindi na natin kailangan yung i-vlog ng i-vlog yung mga bibigay natin tulong. PM, DM, and
Papa Games and through my mga admins na nakasuportan, lalong-lalo na yung mga admin natin. Nasa iba-ibang lugar yan. Nasa Davao, nasa Hong Kong, nasa Saudi. Sobrang dami all around the world. Meron tayong mga admins and founders na sumusuportan sa atin. Yan po ay through them ay nakakabigay po tayo ng tulong. So hindi natin kailangan ipangalandakan yung dami kasi nagpi-PM eh, or nagpo-comment. Magbigay ka ng tulong, magbigay ka ng ganito. Hindi nila alam, hindi naman namin kailangan i-vlog ng i-vlog yung pagbibigay ng tulong. Minsan, through PM lang or Gcash. Or pagpapadala through remittance ang ginagawa namin. Kasi yung mga admins ko talaga, yung founder ko sila, solid 100% supporters ko talaga sila. Sila mismo ang nagpapadala sa mga nanghihingi ng tulong. Ayun. And may mga pa-games tayo. Minsan, may challenge na gagayahin yung posting ko. So nakakatuwa kasi hindi lang tayo nagiging hindi lang ako yung sinusuportahan nyo, sumusuporta din tayo sa ibang tao din. So we support each other. Yes. Kaya pala napakadami nung blessing kapatid. Dami talaga. Aside ka ng social media ay meron kang tinatagong pagtulong sa kapwa. Kaya siguro si God ay hindi naging madamot sa iyo, no? Kaya iba talaga pagka ikaw ay matulungin, ay talagang ay malapit sa iyo ang grasya. No. Anyway, maraming salamat Miss Tina Roses and Miss Rob Pinto. Okay. Thank you so much. Thank you and see you soon. See you soon. Ayan, thank you. Ayun. Okay. And ano, Madam Queen B? Yes. Oh. Naka-schedule na din ang guest natin. So, kasama kasi dito ito dyan. I-accept natin yan. Next natin yan. And syempre ano, sa lahat po ng sumusuporta sa Pinoyflix online channel, maraming salamat. Please like and subscribe po. Yun na po. Yes. Thank you so much! And i-follow okay. Nyo rin si Rob Ginto sa kanyang page. Picture channel mo. Page. Yes, so page ko po and sa YouTube channel, Rob Ginto. Thank you po! Okay, thank you! And again, okay, shout out sa ating entertainment music crowd owner dan Palayaban Valdez. Okay, hi! Jump! Entertainment Music Production. Okay, and sa lahat ng ating mga viewers, ayan, shoutout natin and thank you for supporting our product sa lahat ng mga nagmamahal sa aking Sonia's Honeybee Lover. Okay, sa ating mga reseller nationwide and distributor ng Sonia's Honeybee, guys. Okay, ayan, sa mga honey lovers naman natin na patuloy na pag-o-order at sa patuloy na pagbebenta ng aking produkto, guys, ako ay nagpapasalamat because now more than 1,000 reseller nationwide na po ang ating business. At sa larangan ng negosyong ito, for more than live selling for 4 years, guys, ay nandiyan pa rin kayo hanggang ngayon. No? And syempre sa lahat ng aking mga suki na patuloy, ngayon po ay existing pa rin ang ating mga shipping kahit po ay bago tayo mag-Holy Week, guys. No? Kaya sa mga nag-o-order, ayan, agahan nyo na dahil alam nyo naman tayo lahat ay mag-holiday din. No? About sa aking brother na si Poppo. Yes. Okay, sir. Okay, sa akin ano, syempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng reseller and magre-restock po ako ng next week po, ha. Ayan. Abangan nyo po yan. Yun. Okay, bukod dyan, ayan po po ay medyo nawawala yes. Po ang ating nawawala po ang aking ano. Yes, Madam Queen Bee, and ito ano, syempre, abangan nila ang live ko sa May sa Amerika. Baka sa May magpunta ako ng Amerika and may mga i-guest tayo doon. Okay, pwede mo ba ako ilagay dyan sa bag mo para makarating ng Amerika? Ayan, pwede naman. Ayan. Pwede ba ako? Ayan, abangan nyo yan dyan? Sa May ano.
Via Zoom din tayo, Madam Queen Bee. Oo, kaya naman kahit ako ay iniwan mo dito, hindi talagang ay via Zoom ay pwede. Siguro naman ay continuous pa rin naman ito every Saturday. Kaya guys, sa lahat ng sumusuporta ng please online channel guys, please don't forget. Guys, mag-100 na tayo, no? Kaya patuloy nyo lang i-subscribe ang ating YouTube channel, Pinoyflix online channel guys. And of course, the Batman Live Sending Show with Madam Queen Bee, guys. And of course, sa lahat ng ating mga nanonood ngayon, guys, Sonia's Honey Bee Mail, huwag niyong kalimutan. Ayan, sa mga gustong makatikim, especially ang aking mga product, oh, papakita ko sa inyo, guys. Ayan. So, guys, oh, meron ako mga ilang sample dito. Ayan. Ito po yung aking mga product. Ayan. Kung kaya, sana ma-zoom natin, no? Oh. This is actually honeycomb, no? Ayan. Guys, this is yung, ito yung pinaka sa akin ay inaabangan ng karamihan. Dahil alam naman natin na marami talagang nang fake sa honey, no? Kami po ay bilang online selling ng honey, no? Tayo po ngayon ay kinikilala, number one for honeycomb. Dahil bibihira na nga lang po ang nakakabili ng ganitong pagkakataon na honey, no? Okay, ayan siya guys. Ayan guys, this is honeycomb, no? Kaya po ay kung kayo po ay hindi pa nakakatikim, dito po sa Sonia's Honey Bee makakabili kayo ng ganyan klaseng honey. Okay, aside from this, we have also from nasa jar naman. Okay, kontakin nyo lang po ang aming page, Sonia's Honey Bee Main, para sa mga gusto makabili, maka-avail nito guys, no? Ayan, hanapin nyo lang ang ating page, Sonia's Honey Bee Main. Okay po? So, makakabili po kayo niyan. And sa mga gusto naman, guys, maging reseller, ay pwede po kayong magbenta, no? Meron kami mga category for authorized reseller package. And we have naman retail din. Kaya makakabili din kayo, guys, ng retail. Hello, welcome, Paul. Ang sinasabi natin. Retail price. Okay, ayan. Okay guys, dahil dyan, magbabalik muna ang ating show, the Bagman Live Selling Show. Okay, break muna tayo guys. Leadership. Ito ang panghahawakan ninyong lahat. Sa isa't isa sa inyo, nakasalalay ang inyong mga buhay. Walang iwanan, walang bibitaw, laban kun laban. Show them what we are made of. Leadership. Ito ang panghahawakan ninyong lahat. Sa isa't isa sa inyo, nakasalalay ang inyong mga buhay. Walang iwanan, walang bibitaw, laban kun laban. Show them what we are made of. Hi everyone, this is
Angeli Kang at inaanyayahan ko po kayo na manood ng Pinoyflix channel sa YouTube. Marami kayong mapapanood doon, maraming mga pasabog na mga talagang may entertained kayo. Kaya guys, please hit like and subscribe para sa mga next na mga videos. Hi, mga katropa! This is Atty. Larry Gadon. Huwag niyong kakalimutan na manood palagi ng Pinoyflix channel. No? At dahil na napakinanda ng kanilang mga content, talaga naman mga very informative at saka may papaliwanag ng mga issues natin. Upang tayo ay hindi maging bobo! Sonia's Honeybee Products. Ayan. Guys, sa mga nanonood natin, ayan, sa mga viewers, hello po. And shout out muna natin sa lahat ng mga suki. And syempre sa mga nanonood natin, hi po. And sa aking mga viewers and followers, maraming salamat sa mga nanonood natin ngayong tanghali. Hapon na ba? Ayan. Guys, okay. So, paliliwanag ko, no? So, dahil na yan, ito yung mga laging common tanong na laging sinasabi sa akin ng mga aking mga nanonood. At paano ba malalaman? Is it pure or may added ang isang honey? And paano ba nag-umpisa ang Sonia's, guys, no? This Sonia's Honeybee, guys, no, started way back 2000. But of course, this is actually from my parents. Sonia is actually my mother's name, no? Kaya lang ay since sila ay pumanaw na, no, ako po yung nag-tuloy, no, ng kanilang negosyo. And of course, dahil nauso sa social media itong ating live selling, no? So, doon ay nakita ko yung opportunity na through online selling, no? Kaya naman mula ngayon ay ginawa ko na siyang talagang everyday almost live selling po ako. And dyan po natin halos nakilala at mga kababayan natin na dito talaga sila nakakita ng iba-ibang klase ng honey. Aside from marami tayong mga buyers, no, na ano ba Madam Queen Bee ang pagkakaiba, no? So I think this is the time na magpo-focus ako sa mga product natin, no? Since, okay, so we have tinatawag nating wild honey. So, hindi ko na siya kunin, no? Medyo, ano? So, wild honey, anyway, ayan, dahil ngayon ay nagkape ako, no? So, ito yung tinatawag nating wild honey. Ano ba si wild honey, guys, no? Because, as Sonia's Honey Bee, we have 4 different types of honey. Yan yung tinatawag nating Apis Dorsata, Apis Mellifera, Apis Serrana, and also the black honey or stingless bee, which is this black honey, guys, no, ito yung kinikilala natin as a gamot, no, or tinatawag natin kadalasan na pag kayo ay may mga ubos, sipon, no, ito yung hinahanap lagi, no. Aside, can buy like a cultured honey, ito naman yung inaalagaan, no, so that's cultured honey. Pero, bilang ay, ako ay honey lovers, no, bakit mas gusto ng tao si wild, no? Dahil guys, si wild kasi, kumbaga sa quality, no? At sa pinakamagandang klase. Si wild kasi guys, yung kinakain niyang as natural. Kumbaga, ito yung tinatawag nating organic, no? Kaya naman na pag sinabi natin na wild or organic, no? That's 100%. Ibig sabihin, ang kinain niya is bulaklak or pollen, guys, no? Samantalang, si cultured, guys, no? Ano ba yung kumpara natin kay cultured, no? Si cultured kasi, guys, ayan, siya naman yung inaalagaan, no? Kumbaga, ipina-farm natin siya. May pinapakain tayo, no? So, ano ba yung pinapakain, no? Samantalang yung iba, sinasabi nila,
maraming fake honey, no? And ano ba yung ano ba ang pagkakaiba ng wild sa cultured? Samantalang pwede namang cultured, no? Anyway, para nga yung bigas, no? O sabihin natin asukal, no? Yan ay may pagkakaiba. Since ay si honey, guys, since we have cultured, ang pakain kay cultured, or kunyari ikaw ay may farm, pakain mo, pigs. Ako naman ang pakain ko, guys, sugar, no? But actually, no, yun yung pakain, o yun yung isang mag-aalaga, yun ang ginagawa nila, no? Kung ikaw ay may farm, pakain mo ay pigs. Ako naman ay may alaga akong bubuyog. Sabi ko nga, ang pakain ko, sugar, no? Not like iba, ang ginagawa naman nila, dinadaya, no? Or pinipake. Since ang sa atin, guys, ang ginagawa natin, inaalagaan natin siya para makapag-produce tayo ng mas mabilis at para mas marami, no? That's actually pina-farm natin, no? Para tayo nag-aalaga ng manok, no? Para mangitlog na mangitlog. So, para dumami ang source, marami kaming aalagaan. Same with cultured honey. Bakit minsan tinatanong ng ating mga mamimili, bakit ang dami mong honey? Bakit hindi ka nauubusan? So, that's a big question para sa kanila. But you know, guys, ito ay sinasabi ko lagi na, anyway, because this is my business. So, kung gusto mo maging marami ang source mo, mag-alaga ka. Paramihin mo sila. Not means dahil marami ako, fake yan, no. Siyempre, guys, alam mo yung capacity mo. But we started as konti, no? Kaya minsan yung mga kababayan natin, oh, bakit ang dami? Ba't ang dami mong honey? Ba't hindi ka naubusan, no? O baka fake na yan. So, guys, very common sense naman, no? Na hindi porket marami, eh, fake. No, anyway, so since this our business ay legit, no? Siyempre, ito ay DOST tested, no? Ito ay FDA approved, no? So, hindi siya para ay manloko tayo ng tao, no? Kaya naman ay meron tayo mga legal documents. But again, no? Lagi sinasabi, ang dami mong honey, bakit hindi ka naubusan? O, siyempre, magtitinda ba ako ng bukas ay wala na ako ititinda, no? Or, of course, yung kaya kong capacity na kaya kong ibenta. So now, dahil dumadami at lumalaki yung source ko, no? At marami na tayong mamimili, siyempre, dadagdagan mo, no? Parang lahat naman ng negosyo ay nagdaan sa maliit, no? So alam ko yung capacity niya, nagkukulang. So dadagdagan natin. So yung minsan, gusto ko dito yung ipaliwanag sa mga tao, ba't di ka naubusan? Ano-ano, marami kang honey. O, since cultured ito, o, para ka nagtitinda ng bangus, no? O, eh, kung ay kulang sa'yo isang bandihadong bangus, eh, next time, damihan mo. Same with bubuyog, no? So, kailangan padamihin mo siya. So, ano ba yung source para dumami siya? Eh, di mag-farming ka na mag-farming. That's not actually para hindi ka maubusan, no? Iba naman kasi yung instinct na sinasabing fake because that's sugar, no? Yun na yung pagdaraya, yun na yung pangloloko. Pero kung gusto mo continuous ang iyong negosyo, mag-aalaga ka, no? Okay, how about the wild honey? Guys, lagi sinasabi nila, bakit hindi ka naubusan ng wild? Guys, ano ba kalaki ang lupain ng buong Pilipinas? Huwag na lang sa Pilipinas lang, sa buong mundo. Hanggang may nakikita kayong halaman, bundok, no? And guys, how many tao sa buong mundo? Sabihin mo na lang sa Pilipinas. At isang tao, every 9 months, pwedeng mag-anak ng isa. Pero guys, ang bubuyog ay pwedeng manganak ng more than 1,000. Yung tao nga, marami bubuyog pa. No? So, paano tayo maubusan? Sila ay nagmumultiply, no? Nang by 1,000. Samantalang yung tao, pag nanganak, swerte na ang dalawa. No? Swerte, suntok sa buwan, ang lima, ang walo. Pero ang bubuyog, guys, pag nanganak, no? Ay kaya niyang humigit 1,000. 8 times multiply mo. Paano tayong mauubusan ng honey sa mundo? Yun po ang malaking katanungan, no? Kaya kung tinatanong nyo, ba't hindi ka naubusan? Eh guys, yung honey nga, madaming mag-anak, no? So, and syempre guys, laging inasabi ng mga ating mga viewers, no? Eh bakit hindi ka naubusan? Eh, hirap-hirap. Guys, yun nga sinasabi natin dito na kung wala kang source, paano ka nga dadami, no?
Si Sonia Sunny Bee, we have nationwide source, no? Marami tayong mga bee hunters sa buong Pilipinas na umiikot. That's actually my source, no? So, kung hindi ko kaya magtinda, edi yun lang ang kaya kong ibenta, no? Pero dahil ay ito alam kong ay kinakailangan, no? Isang natural medicine actually, no? So, lumilibot tayo sa buong Pilipinas at naghahanap tayo ng wild honey, no? Pero yung capacity na alam kong kaya ko lang din i-dispose. Kaya siguro laging tinatanong sa akin ng mga kababayan natin, no? Lagi kang maraming honey. Paano siyang hindi naubos? So, yun siguro yung tamang kasagutan, no? Kaya hindi siya mauubos, guys, dahil ang bubuyog ang mismo nagtatrabaho dyan. Hanggang may puno, no? Kahit lupa, kayang mabuhay ng isang bubuyog, no? Basta meron siyang makakaing bulaklak. I think yun ang pwede kong isagot dyan. Anyway, since Sonia's Honey Bee, we have 4 different types of honey, no? Hindi lagi sinasabi bakit yung honey ay iba-iba yung lasa, no? Which is totoo. Para yang guys ay bunga ng mangga, no? Yung mangga ay magkakaibang lasa, no? Or iisang uri pero magkakaiba ng lasa because of weather or sinasabi natin sa kanilang lugar, no? Kaya minsan yung mangga ng Pangasinan, masarap, no? Pero ang Batangas, maasin, no? Same with bubuyog, guys. Kung bakit siya may pagkakaiba because of possibleng season or yung weather nga natin. Kaya minsan nagtataka kayo bakit iba-iba, no? But meron ding lahi, no? Parang bigas yan, guys, no? Lahat naman ang bigas kinakain, pero hindi sila pare-pareho ng lasa. Same with bubuyog. Not like before, sinasabi nyo, basta pure, pwede na yan, no? No, because we have different types of honey. And dito sa Pilipinas ay 7 na klase ng honey ang nabubuhay. Which is now, here in Sonia's Honey Bee, we have 4 different types of honey. Yan yung tinatawag natin laywan or tinatawag natin apis mellifera. Yun yung sinasabi na ating apis dorsata or stingless bee. So, magkakaibang lahi yan, magkakaiba ng lasa yan, magkakaibang lahi yan. Kaya I think magkakaiba sila. Kaya minsan, even our mga suki, no, tinatanong, bakit iba yung lasa ngayon, no? Pwede, posible, because of season, no? Parang tao yan, lagi pinaliliwanag natin. Parang isang tao, pag kumain kang ngayon, no, at may nakain kang medyo iba, no, minsan, even yung ating dumi, ay may ibang kulay, no? Because of may mga panahon kang nakakain. Or minsan medyo soft, minsan matigas, no? Bakit yung honey ay ngayon ay malabnaw, no? O bakit ngayon ay malapot? Because, guys, may mga pagkakataon meron tayong nakakain. That's possible, kaya minsan ay magkakaiba, no? Hindi po ang isang honey ay iisa ang lasa. Even other country, guys, no? Iba yung lasa ng kanila dahil, guys, yung kanyang kinain ng isang bubuyog, no? And posible, even a color or texture mag-iiba because of sa kinain, no? Parang tao nga eh, pag kumain ka minsan, bakit ma-orange ang aking ihi? Minsan madilaw, minsan maputi. Because mayroon kang kinakain. Since yung bubuyog, guys, ay ganun din. But not saying, pag sinabing kumain ng isang bubuyog ng purple, ay yun din ang ilalabas niya, no? So may mga certain na yun lang ang pwede nating maging kulay, no? From almost white to golden brown, no? Doon lang siya maglalaro. Not means kumain ka magiging green, green din, no? Siguro may sakit na yon, no? Minsan meron na sabi, oh, totoo bang may green honey? So, wala, no? So, dapat ay hindi laging porket sinabi, yun ang kinain, yun din ang idadigest, yun din ang ilalabas, no? Meron lang na talagang doon lang siya magtutugma. Anyway, guys, kung kayo man ay may mga katanungan, okay, hi po sa lahat ng ating viewers. Okay, keep sharing. Thank you.
Okay, and wait lang. May nagpapa-shoutout sa atin, guys, no? Ayan. Sa ating hello kay Ma'am Crystal D and Charmy and Jay Garcia. Hello. Ayan, nanonood. Okay. Guys, again, no, pag-usapan natin yung mga product, no? Yun yung mga common and mga tinatanong, no? Minsan yung mga viewers natin na yung, Noah, yung honey ba ay linalanggam? Ayan, yung mga tanong na gano'n, no? Yung honey ba ay umaapoy o umuusok, no? Kasi guys, yun yung laging nakasanayan or nakaugalian ng ating mga kababayan na doon daw nakikita ang isang quality ng isang honey, no? So which is, yan yung mga kasabihan, no? Marami tayo minsan yung mga ninuno na parang, oh, wag kang kumain ng ganito, manunuano ka, oh, di ba? Or yung parang mga nakasanayang mga panahon ng hapon, no? Which is yung honey kasi, guys, ay kung kayo ay matututo, napakadami niyang benepisyo. Which is, hindi naman lahat sa pagkakataon na yung lahat ng honey yun ay pare-pareho ng benepisyo, no? Kaya dapat alam natin kung ano, no? O, parang sabi mo, kumain ka ng asukal na puti, kumain ka ng pula, magkaiba yun, no? O, ano naman yung pagkakaiba? Sabi daw, pag puti daw, mas nakaka-cancer, pero yung brown daw, medyo mas maganda, no? Same with bubuyog, guys, no? That's why we have different types of honey because may mga uri or lahi ang ating mga bubuyog, no? Let's say, sabihin natin si Laywan. Laywan actually is from old trees, caves, underground. Sila naman yung klase ng bubuyog. Makikita mo lang sa mga ilalim ng lupa or nasa mga enclosed area. But actually, guys, yung kanyang texture, even yung kanyang taste ay iba rin, no? Compared to Laywan, no? I am sorry, to wild honey na medyo maasim, no? Samantalang si Laywan naman ay matamis lang, no? So magkakaiba because of posibleng kanyang lahi, guys, no? Kaya hindi lahat ng klase ng honey ay makukumpara mo sa iisa. Dahil even tao, guys, magkakaiba ng uri, magkakaiba ng lahi, no? Hindi pag sinabing honey, ngayon ito ang lasa, no? Posibleng mag-iba because sa panahon at posibleng lahi, guys. Okay? Kaya sana, guys, sa live selling na ito ay nagkaroon kayo ng konting kaalaman, no? Anyway, if you have any question, guys, ayan, just comment. And please, again, para sa mga viewers natin, please don't forget to subscribe our page, ayan, yung ating Pinoyflix online channel, The Bagman Live Selling Show, and Madam Kuwindi. Guys, maraming salamat sa mga nagtitiwala at sa mga ating mga nanonood na patuloy ang pagsuporta sa amin. Okay, and batayin ko muna yung aking viewers. From other live selling, guys, of course, no, I have other page. That's Madam Quimby Collection, no? You can also support my other page, no? Okay. Guys. And batiin natin sa aking mga nanonood. Hello kay Ann Bobbies, and also hi to Mills Bobbies and Japet Bruce Palataw, hello. And also from Wow Nasugbu Batangas, hello din. And sa NBA and Marichu and Bless and Stan, hello, hello, hello. Ayan, nanonood sila. And to my husband, Angelo Floro is watching. Hello din. And syempre sa aking reseller na bago, no? From our new reseller, Mandawin Cebu. Ayan, kay Madam Astrid Padilla. And thank you for Madam Meldy Austria sa masarap na banana cake. Okay, guys, dahil dyan, commercial break muna tayo. Ang pagbabalik ng Pinoyflix online channel with Madam Kuwindi. Leadership,
ito ang panghahawakan ninyong lahat. Sa isa't isa sa inyo, nakasalalay ang inyong mga buhay. Walang iwanan, walang bibitaw, laban kung laban. Show them what we are made of. Leadership. Ito ang panghahawakan ninyong lahat. Sa isa't isa sa inyo, nakasalalay ang inyong mga buhay. Walang iwanan, walang bibitaw, laban kung laban. Show them. Hi everyone, this is Angeli Kang at inaanyayahan ko po kayo na manood ng Pinoyflix channel sa YouTube. Marami kayong mapapanood doon, maraming mga pasabog na mga talagang may entertain kayo. Kaya guys, please hit like and subscribe para sa mga next na mga videos. Hi mga katropas, this is Attorney Larry Gadon. Huwag niyong kakalimutan na manood palagi ng Pinoyflix channel. No? At dahil na napakaganda ng kanilang mga content, talaga naman mga very informative at saka may papaliwanag ng mga issues natin upang tayo ay hindi maging bobo! Hi mga katropas, this is Attorney Larry Gadon. Huwag niyong kakalimutan na manood palagi ng Pinoyflix channel. No? At dahil na napakaganda ng kanilang mga content, talaga naman mga very informative at saka may papaliwanag ng mga issues natin upang tayo ay hindi maging bobo! Hi mga katropas, this is Attorney Larry Gadon. Huwag niyong kakalimutan na manood palagi ng Pinoyflix channel. No? At dahil na napakaganda ng kanilang mga content, talaga naman mga very informative at saka may papaliwanag ng mga issues natin upang tayo ay hindi maging bobo! Leadership. Ito ang panghahawakan ninyong lahat. Sa isa't isa sa inyo, nakasalalay ang inyong mga buhay. Walang iwanan, walang bibitaw, laban kung laban. Show them what we are made of. Okay, ang pagbabalik ng The Bagman Live Selling Show with Madam Queen B. Ito naman ang ating chismisan kwentuhan, guys. Dahil sa ating live selling ngayon about our products, no?
kung saan ay ang ating mga product ngayon ay nag-start from honey, now we have beauty products naman. Okay, aside we have kapeng barako, ayan guys, alam niyo naman si Madam Queen Bee ay coffee lover din. Kaya guys, ayan, ito yung lagi kong, guys, favorite ko yan, no? Ako ay inaamin ko, ako talaga ay in a day sa isang araw, ilang pouch ako. I mean, is ilang sachet, I think dalawa, no? Ayan, ako ay talagang matakaw sa kape. But of course, I'm using this kapeng barako with wild honey. Siyempre, pero pag walang wild, siyempre ginagamit ko din si Laiwan. Especially pag medyo, gusto ko yung taste talaga nung kape ay plain lang talaga. Usually naman, di ba, mga coffee lover, talagang gusto nyo yung aroma at yung taste talaga ng kape nyo ay natural lang. I think, kung kayo ay coffee lover, naiintindihan yung ibig ko sabihin. Kaya gusto ko talaga, I use Laiwan. No? What is Laiwan? Okay, mapunta tayo. Kanina tayo ay pinag-usapan natin si Wild. No? Ano ba yung Wild? Bakit nga ba si Wild kasi very expensive? No? So si Laiwan kasi guys, siya yung katangian ng isang honey na walang aftertaste. No? Kaya naman ay yung iba, mas gusto nila si Laiwan honey. Because, yun nga, sabi ko ay hindi siya katulad ng ibang honey na may lasa. So, kung kayo ay mahilig mag-coffee, siguro ay mas gugustuhin nyo si Laiwan. Dahil ay sakto, that's a good sweetener siya, no? Or pangpatamis, especially sa mga kids, no? May mga anak tayo minsan ayaw nila yung lasa ng honey because of medyo parang fruity, maasin, no? Or basta may aftertaste. Pero si Laiwan kasi, guys, wala, no? Kaya siya ay bagay na bagay niyong i-partner sa inyong mga pagkain, no? Pwede niyo siyang gawing vitamins, pwede niyo siyang gawin ay sa mga juices, no? Instead of refined sugar, si Laiwan ay pwede sa lahat, no? Okay? So, pakita natin. Ayan, guys, no? Si Laiwan, this is actually, ayan, bibigay ko sa inyo, ano ba si Laiwan? Because Laiwan, guys, this is from old trees, no? Sa yung klase ng katangian ng isang haning, makikita nyo lang sa mga enclosed area. And sa yung makikita nyo sa loob ng puno or sa mga butas, no? Kung si wild honey kasi guys, laging sinasabi, oy, merong wild doon sa likod ng aming puno ng mangga. But actually, that's wild, no? Kasi sila yung nabubuhay na kaya nilang nakahang sa mga puno. But this Laiwan, hindi sila na-expose. Sila ay namumuhay sa mga enclosed area. Kadalasan sila pa nga ay nasa ilalim ng lupa or loob ng puno, no? And sila yung tinatawag natin actually yung imported bees, no? Sila ay nagmula sa ibang bansa. Pero tayo dito, guys, no? Panahon ng hapon, no? Ay sila ay dito napunta, no? Kaya naman ay ginawa naman natin na sila naman ngayon ay naaalagaan. But we call this one is organic pa rin, no? Dahil kaya natin siyang mabuhay sa mga enclosed area. But actually, as natural, no, ginawa natin, no? That's why we have this. Ito yung sinasabi natin kanina na Laiwan honeycomb, no? This is same with Laiwan, but ito yung mismo naman ng kanyang comb, no? Or yung kinakain talaga. So, ano ba? Paano bang kainin si honeycomb? Instant pwede siyang makain, no? And dahil mas mahirap makabili ng honeycomb, no? Because alam niyo naman, guys, pag sinabing honey, lagi instinct ng tao. Ay, pure ba yan? Baka fake yan? Or saan galing yan? Totoo ba yan? No? So, guys, once you buy this honeycomb, no, wala kasing fake honeycomb. No? I think yung mga nasa battle, medyo pwede kayong maloko. But this honeycomb, hindi. No? Or kadalasan, pwede lang kayong maloko ng honeycomb kung siya ay hindi fresh or butas na, no? Because ang fresh talaga ng honey, nakasilian, no? Yung hindi pa lumalabas yung katas niya. Minsan, meron mga nagtitinda, honeycomb na lang. Wala na yung kanyang katas, no?
So I think hindi siya fresh or hindi siya totoo. Pero here in Sonia's, ang mabibili niyo talaga, as in, thin pa siya. Yan ang number one na para sabihin kong pure yan and authentic yan. Kasi meron sabihin, oh, pure na, pero wala na yung laman, no? Display na lang yon, no? Kaya dapat alam nyo din, no? Hindi porket naging honeycomb siya. Because minsan, meron mga nakikita tayo sa mga market, no? Or palengke, na minsan nakikita yun nasa balde, no? O kitang-kita nyo, mukhang may pukyutan nga naman, no? Pero guys, tingnan nyo, yung tinda niya hanggang 2 years ago, yung pa rin, pinaliliguan niya lang, no? Yung pa rin yung pukyutan, hindi napapalitan. Yung honey lang niya dun sa ilalim, yung katas lang. Pero yung front nun, hindi napapalitan. Ibig sabihin, may something. Kaya dapat dun ay medyo kayo ay mapanuri, no? Okay? So, okay. Aside from here, Laiwan, Wild and Cultured, now, ipapaliwanag ko naman sa inyo, what is a black honey? No, meron tayo tinatawag na black honey. Ito ngayon yung medyo ay hinahanap sa atin ng mga tao, no? This is we call, guys, a mother of medicine. What is a black honey, guys, no? Because this black honey, guys, no, siya is three categories, no? So, ito tinatawag natin propolis, and also bee pollen plus honey, no? Compared to other honey, guys, na sila ay honey lang, no? Ito naman si black honey ay tatlo, kumbaga, no? 3-in-1 siya. Because aside from uminom ka ng honey, that's with bee pollen. Ano ba yung bee pollen, guys? Siya yung mga klase ng bulaklak na kinain ng isang bubuyog, no? Na sari-saring ibang lasa, sari-saring ibang bulaklak, no? So, doon nakukuha natin lahat ng klase ng benepisyo. Because of the pollen, no? Or bulaklak. Kaya naman, nagiging good quality ang isang honey because sa sari-sari niyang bulaklak kinain, no? Okay, again, what is propolis, guys? No, yun yung mismong pinangbahayan, no? No, yung pinaka-wax, no? Actually, guys, yung propolis kasi good for yan, no? Based on sa my research and also sa mga practitioners, no? Sila, guys, no, yung propolis na yan, yan naman ginagamit especially for intestine or yung mga may ulcer, ginagamit yan, no? Pampakapal daw yan, no? Kaya yun naman ang good thing, no? Kaya kung kayo ay may mga karamdaman, especially stomach, meron kayong problem, guys, no? Ayan. Anyway, I'm not a doctor, but guys, based on my research, guys, this is a natural and this is a good alternative instead of gamot, no? Or may mga paraan, no? This is only organic, kaya kahit sino ay pwede, no? Hindi ito katulad ng gamot na huwag kang minum niya, mamamatay ka dyan. Actually, guys, wala, no? Even your diabetic person. So, sinasabi nyo, matamis yan, magkaka-diabetic, no, guys? Because honey is a sugar-free, no? So, pwede, no? Pwede kayong uminom unless kaya siya pinagbabawal because ang nabibili nyo, pwedeng hindi siya pure. Doon po tayo magkakaproblem. But, kung ang inyo nabibili is a natural and this is a raw, wala tayong magiging problem. The problem is, kung ang mabibili nyo ay fake, doon may problema, guys. Okay? So, this is actually, no? We know that this black honey is a mother of medicine, no? And this is a most expensive. Dahil sa kanyang pambihira at sa kanyang liit, no, na klase ng bubuyog na halos galamok, no? Kung yung honey nga ay umaabot ng 1 cm, what more is a black honey, no? Parang medyo mas mahirap tayong makapag-produce kung siya ay napakaliit. Kaya po ay siya po ay napakamahal. This size ay around 1,100, no? Ganun po siya kamahal. But some other country, no? Ito is around 5,000 pesos. But here, syempre, tayo naman ay hindi dollar. Peso lang tayo, no? But so, we're lucky, guys, because here in Philippines, meron tayong source na puro talaga, no? But here in Sonia's Honeybee, guys, yan po ang maiserve namin sa inyo. We have four
different types of honey, especially laiwan, wild, cultured honey, and this one is a black honey or stingless bee or yung tinatawag natin ay black honey, guys. Okay, kaya po ay supportahan niyo po ang ating produkto. And aside from here in Philippines, tayo po ay meron na rin sa mga ibang bansa, no? Kaya kami ay patuloy na ay nagsiserve, lalo na sa mga kababayan natin naghahanap ng totoong honey. And beware fake honey, guys, no? Kasi sa dami ngayon, maraming lumalabas, nagdi-declare, okay, pure sakin, pure sakin. Number one, how to check if ang inyong product or ang inyong source, this is tested, no? Hindi dahil sinabi nyo, yan ay mayroong business permit, yan ay may barangay permit, DTI, hindi po yan ang sasapat. Because ang pinag-uusapan po natin dito ay yung safety, guys, no? Dapat yan ay DOST tested or FDA approved. Yan ang I think na masasabi kong puro. Okay, guys, maraming salamat. I think ay marami kayong natutunan at marami kayong mga katanungan, guys. Ay everyday po ako ay live selling, no? Abangan niyo po ang aking laging live, especially we have special promo. Kaya abangan niyo, marami pa po tayong mga promo ibibigay hanggang bago po tayo mag-Holy Week, guys. Okay, guys, nagpapasalamat po ako. At sa mga muli nating pagkikita, every Saturday po yan, 4 p.m. on Pinoyflix online channel, The Bagman Live Selling Show, guys. Ito po ang inyong host, Noah Bobby Sploro. Madam Cindy, maraming salamat po.